Ako si SV Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SV Sam Versosa. I grew up in the streets of Sampaloc, Manila. Doon nabuo yung aking karakter. Doon ko natutunan dumiskarte. Doon ko natutunan maging matibay. Sampaloc, Manila. Ang lugar na bahagi na ng aking pagkatao. Dito ko namulat sa mga saya at hirap na dala ng buhay. Bagay na siyang pumanday sa aking pangarap at pagsusumikap na matulungan ng aking pamilya. Kaya kahit saan man ako makarating, daladala ko pa rin ang pagiging isang batang Sampaloc. Sadyang malapit sa puso ko ang mga kalye dito. Kaya naman, binabalik-balikan ko pa rin dito ang mga taong itinuring ko ng pamilya. Malit pa, mabait na yan. Proud na proud. Bila ako dahil kilala kong mga magulang nila. Naging parte siya ng barangay. Hindi nakakalimot. Community pantry, nandyan siya. Nagbababa ng ayuda. Kahit hindi mo sabihin, tinulungan niya ako ng magka-COVID kami. Grabe yung narating niya na, pero yung blessings niya, sinishare niya talaga. At hinding-hindi ko rin nakakalimutan ang aking mga kabarangay pagdating sa aking advokasya. Tapos, ito yung ginawa natin munting eskwela dito sa street namin, sa Josefina Street. Dito po, libreng computer, libreng internet, libreng printing. Sabi ko nga, yan yung pwedeng magbigay sa'yo ng oportunidad na iangat yung sarili mo. Patuloy sa pagtulong at pamamahagi ng mga biyayang natanggap sa buhay. Maria Estela Serrado, nalo ka na ang Flash Screen TV. Nanalo ng 3,000 from Patimia Street, Sinatara. Merry Christmas. Carlito Silvino, pumunta ka rito! Congratulations, panalo ka! At ngayon, sa isang pambihirang pagkakataon, bumalik ako rito hindi lang para bisitahin ang aking mga kaibigan, kundi para maghatid ng pag-asa sa isang katulad ko na batang Sampaloc. Andito po tayo ngayon sa Sampaloc, Manila. Medyo umuulan at mainit, kaya medyo pawis na pawis ako. Pero walang hahadlang po dyan para ipakita ang storya ngayong araw na to. Ito po ay tungkol sa isa na namang Sam. Isang Sam na taga Sampaloc, isa siyang 18 years old na dalaga na may kakaibang sakit sa dugo. Pero kahit na may sakit siya, patuloy po siyang lumalaban sa buhay, nagsusumikap para matulungan yung pamilya niya at matupad ang kanyang mga pangarap. Tara, kilalanin natin si Sam or Samantha ng Sampaloc, Manila. Magandang araw po sa inyo. Maganda. Ako si SB. Opo, si Sam Versosa. Opo, salamat po. Kumusta po kayo? Ang pangalan mo? Sam. Sam, parehas tayo ng pangalan. Pares pa tayong taga-Sampaloc. Nay, kamusta po kayo? Okay lang po. Ito ba yung tinitimpla niyo? Sino nagtimpla ito? Mukhang masarap to, ha? Hindi ko inaasahang biglang bubuhos kaagad ang luha ni Nanay. Kakagad na iiyak, Nay. Kilala mo ba ako, Nay? Sa paano mo ako nakilala? Pinakilala po ko ni German, Majuri. Nakilala niya po kami sa USP. Nagpapa-check up. Ito ba yung pinaninindan ninyo? Opo.
Mga ilan ang ginagawa niyong steak or binibenta niyo araw-araw? Bali po kasi hindi po ito amin. Nakikitinda lang po. Nakikitinda lang kayo. Ang tinutuog ko lang po yung hotdog. Sila na po yan. Ikaw, Sam, ito ba yung ginagawa mo para makatulong sa nanay mo? Tuturo po kami magbantay. Paano yung pag-aaral mo? Pag titinda ka, paano? Ngayon po, naka-online po ako. Pero next year po, magpapalipat na po ako ng kasi po, na-operaan po siya. Sa tinanggal po yung spleen niya, yung lapay po. Tapos po, tinanggal din po yung bato sa abdog. Gano'n ba katagal simula nung na-diagnose siya ng sakit? 3 months po pa lang. 3 months pa lang ninyo nalalaman? Hindi, 3 months pa lang po meron na po siyang sakit. Ah, so simula nung pinanganak siya, 3 months pa lang? Opo, may sakit na po siya. Nalaman niyo na nang masakit siya. Ano nga tawag doon ay? Beta thalassemia major. Medyo kakaiba kasi yung sakit ni Sam, hindi common, no? So, anong nangyayari? Nagpapagumat ba kayo ngayon? Opo, nagpapagumat. Sa ngayon po, hindi pa po kami nakakapag-check kasi nga po wala pa po kami ng pera. Wala pa mang muwang, maaga nang nasabak noon si Sam sa gamutan dahil sa kanyang sakit na beta thalassemia major. Ito ay isang uri ng blood disorder na nagdudulot ng pagbaba ng produksyon ng hemoglobin na siyang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Nag-start po akong magsaling ng dugo nung 3 months old po. Tapos every month po yun, pabalik-balik po kami sa hospital. Tapos po netong pandemic, nag-start po kami every 2 weeks po, 3 weeks kami. Pilit mang nilalabanan, malaki ang takot ni Nanay Matet para sa kalagayan ng kanyang anak na si Sam dahil ganito rin daw ang kinamatay ng nakakatanda niyang kapatid sa murang edad na 7 taong gulang lamang. Sabi ng doktor doon sa pamilya, yellow baby paarawan daw po. Hindi po siya nagbabago. Nanginamana daw po yun. Ang tinanggal po kasi sa spleen po, blood bladder, tsaka yung stone po. Proud ako sa kanya kasi kahit mag-isa na lang siya, pinipili niyang bumangon araw-araw para makasurvive kahit sobrang hirap. Gusto ko lang po talaga gumaling siya. Tinitiis ko na lang po lahat para mabuhay po kami. Kaya naman pala ganun na lang ang bigat ng kanyang loob na siyang gaan ng kanyang luha. Dala marahil na magkahalong awa at pag-aalala sa kalagayan ng anak na hindi niya mabigyan ng sapat na atensyong medikal dulot ng kahirapan. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob ni Nanay Matet at Sam. Pero siyempre, gusto ko pa rin iparamdam sa kanila na kahit marami nang nagbago sa buhay ko, na ako pa rin ang Sam ng Sampaloc, Manila na may puso at sikmura ng isang tunay na batang Sampaloc. Alam mo ba, Nay, na dito ako lumaki sa lugar na to? Taga-Sampaloc po ako, tunay na batang Sampaloc. At nung bata ako, ito yung mga paborito kong binibili sa mga kanto rito sa Sampaloc. Inaantay ko talaga magbukas yung mga barbecuehan, yung hotdog, yung isaw. Siyempre, maraming suka. Meron ba kayong mga ganun? Opo. O, Nay, bago tayo magtinda, turuan mo naman ako paano kayo nagtutuhog nitong barbecue para at least kahit papaano matulungan ko kayo bago tayo magbenta. Habang abala kami sa pagtutuhog, abala rin ang Dear SB Team sa pag-aayos ng mga sorpresa natin para sa kanila. Magkano benta nila? 20 po. 20 pesos. So, dapat tumagustos hanggang... Hindi pa pwedeng lumagpas? Hanggang ganun lang. Hanggang dito lang pala. Hindi mo pwedeng palagpasin. Okay. Nauubos nyo ito lahat? Opo. Talaga? Mga ilang oras nangyayari yun? Ano po, kasi po minsan 5, minsan 4. Inabot po kami ng 12 o'clock.
Walong oras. Sa walong oras, ubus lahat daw itong paninda ni Nanay tsaka ni Sam. Ito, trabaho nyo. Hindi nyo ito sariling negosyo. Apo, pinapasyeldo lang po kami. 300 piso ang sahod ni Nanay Matet sa isang buong araw. Hindi sapat para sa regular na pagpapagamot ni Sam. 9,000 piso kasi ang kanyang kailangan bunuin para lang masalina ng dugo ang anak. Dagdag pa riyan ang mga gamot at ibang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Bibilib naman ako sa tatag ng ano mo, ng loob mo. Ano bang nararamdaman mo pag may ang hina ka ba? Mabilis kong mapag-sinigingan. Ngayon po kasi September na-opera siya. Kasi nasalinan po siyang 4 na bag. Ngayon po November, 6 na lang po. Sinalinan po siyang 3 unit. Tapos ngayon December, wala pa po. Nakikita mo siyang nanghina. Parang nanghina ka na rin, di ba? Kaya ako sabi ko kay Dokdok, ano ba? May pag-asa pa ba? Ngayon ko mas naiintindihan kung gano'ng kabigat ang pinapasan ni Nanay Matet. Lalo na wala na siyang katuwang sa pag-aalaga kay Sam matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa COVID. Kayo mag-alala na, alam mo, marami pa rin mong namamalasakit ng mga kababayan natin katulad nga po ng mga tumutulong sa inyo, yung doktora at iba pa ang mga tao. O nay, para hindi ka na malungkot, sasamahan na kita. Tara, magbenta muna tayo, mamaya ka na umiyak. Ang challenge, maubos namin lahat ng kanilang paninda sa araw na ito at makakuha ng mga order lalo na't kaliwat kanan ng mga salo-salo ngayong Kapaskuhan. Oh, sino magbabaga ng ulim? Marunong ka ba magbaga ng ulim, Sam? Ganito na pala magbabaga ng mga uling. Kandila na yung ginagamit nila. Kasi dati nung panahon ko, kerosene pa tsaka ano, dyaryo. Sinisindi namin sa ilalim ng mga uling ngayon, kandila. Hindi ka ba nahihirapan? Huminga? Kasi puro usok na eh. Hindi ba bawal sa kanya to? Puro usok? Bawal naman po, pero hindi naman makulat. Po, ito yung mga ititinda natin at iihaw natin ngayon. Isa-isahin natin at pakita natin sa kanila. Siyempre, ang mga bestseller natin, ang Betamax Barbecue. Ito talaga daw pinakamabenta. Siyempre, kailangan may isaw baboy. At ito yung pinakabago. Helmet. Kapalit ng Adidas. Siyempre, meron din mga hotdog. So habang pinapabaga ni Sam to, so habang nag-aantay tayo, pinepeper ni Nanay yung sausawan. Ayun. May unang customer na sila. Magkano'ng benta nitong barbecue? 20 po. 20 pesos isa? Apo. Itong isaw? 15 po. 15? Oo, ting diferensya na lang pala. Ang ulam na to ah. Yung barbecue, chicken barbecue tsaka pork, pareho ng presyo? Apo. Ay, mga suke, punta na kayo dito. At habang isa-isang dumarating ang mga customers, tumulong na rin ako sa pag-iihaw. O, oh, merenda na. Ngayon, dumadami na yung customer ni Nanay tsaka ni Sam. Hi. O, Nay, para mas mabilis maubos to, nasubukan niyo na ba magbenta online? Dahil taga dito ako, marami akong kababata rito, subukan natin mag-picture, tapos sasabihin ko nandito ako. Okay lang ba? Apo. Para may pumakyaw na agad nito mga paninda natin. Oo, oh, ganda ng picture natin, oh. So, Nay, Sam, ipopost ko ito ngayon sa Facebook ko. Subukan natin kung makakakuha tayo ng mga orders, ha? Para mas mabilis maubos ito. Ha, ipopost ko na. Kita ko ng mga kaibigan ko rito sa Sampaloc. Ayan, oh. Dami na nag-i-inquire sa online. Nilagay ko yung lugar, Laonlaan, corner Basilio Street, Sampaloc, Manila. Order na kayo ng isaw at barbecue. We accept orders online. Mukhang marami naman na tayong customer, ha? May nagliligiran na tayo ng mga mamimili. Tignan na natin kung may mga umorder na sa atin online. Ayun! May umorder na sa atin, 10 barbecue, Kuya SB. Pa-deliver po sa Sisa Street. Nakita mo ba? O tara, 10 barbecue daw. Dali natin. Prepare na natin, Nay. Sumama ka na rin sa amin, Nay, ha? Magde-deliver tayo sa online na nabenta natin. Marami-rami na rin ang umorder sa amin online. Pero ang isang ito, pakulo lang namin para madala sila Sam at Nanay Matet kung nasan ang aming mga sorpresa. Po yung unang regalo na bibigay ng programang Dear SB para sa inyo, Sam at Nanay. Dito pa rin yan sa Dear SB.
Walang kaalam-alam sina Sam at Nanay Matet na hindi lang basta-basta customer ang pupuntahan namin. Kundi mga regalo makakatulong sa kanila, lalo na sa mga gastusin sa ospital para sa kanyang anak. Sanay, ganito. Andito po ako hindi lang para tulungan kayo magtinda at kilalanin kayo. Alam niyo naman po, may programa tayo sa GMA, yung Dear SB. Eh, gusto namin ipakita yung story ni Sam at nakaka-inspire na story niyo, Nay. Andito po ako para bigyan kayo ng konting regalo. At siyempre, dahil Sam, taga-Sampaloc din ako at Sam ka rin na taga-Sampaloc. Gusto ko may isa pang Sam na maging successful dito sa lugar natin. Ito po yung unang regalo na ibibigay ng programang Dear SB para sa inyo, Sam and Nanay. Ito po, panibagong business package para sa inyo. Isang food cart business para madagdagan po ng mga kinikita ninyo pang araw-araw para matulungan nyo po yung pagpapagamot ni Sam at pang araw-araw na panggastos ninyo. Maraming salamat po sa inyo sa tulong na binigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito para sa akin po at sa family ko po at sa panggamot ko, pandagdag po. Salamat po. Nakita ko naman kung gaano kayo kasipag magbenta. Hindi lang ikaw, Nay, pati si Sam, kasama mo sa pagbebenta mo araw-araw. Ito po, additional na negosyo. Dagdag pong income para sa inyo, para hindi lang kayo nagbebenta para sa iba. Meron ka na pong sariling negosyo. Okay ba yun, Sam? Nay? Hindi rin pwedeng mawala ang groceries na talaga namang tatak na ng alagang Dear SB. Kompleto ho yan, mga pagkain, delata, mga gamit sa bahay, mga panlinis, bigas. Salamat po. You're welcome po, Nay. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang aming regalo sa inyo. Dahil nakita ko yung pagpupusgi ni Sam, gusto niya makatapos ng pag-aaral. At ako po, na taga Sampaloc din po, at ako rin po yung nagtatag ng Batang Sampaloc Scholarship Foundation. Gusto ko pong iregalo kay Sam yung full scholarship mula po sa Batang Sampaloc Foundation. Maraming salamat po. Matutupad na po ni Sam yung pangarap niya makapagtapos ng business. Sabi business ko nga po, mag-aaral. Kasi kung wala naman kami pag-support, sabi niya, mama, mag-aaral. At syempre, inihanda na rin natin ang isa sa pinakamahalagang bagay na maaari kong maitulong kay Sam at kay Nanay Matet. Meron pa kaming isang sorpresa para sa inyo. Para hindi mo na rin isipin yung buwan-buwan na pagpapagamot, sisikapin ko hanggang nandito ako na ako po yung magpapagamot kay Sam. Yeah! Sasagutin ko po yung buwan-buwan na pastusin niya sa pagpapagamot niya sa ospital. Sagot po ng aming opisina. So para sa inyo yan, Sam, para kung ano man ang kitain mo rito, Nay, hindi mo nagagastusin sa pagpapagamot, ipon nyo na yan para sa inyo mag-ina. Ayan, masaya po. Ha? Masaya. Masaya ka ba talaga? Opo. Pero sabi ko nga, dahil lang sa Dear SB ka, hindi magtatapos to na talagang sobra-sobrang saya mararamdaman mo. Sam, para makapag-enjoy ka sa kabataan mo at sa pag-aaral mo, ito personal na regalo ko para sa'yo. Isang iPad. Yeah! iPad na may kasamang keyboard. Okay? Para parang laptop na rin siya, magamit mo pang social media, pang research mo, pag-aaral mo online. Okay, personal na regalo ko yan kasi alam ko mahilig ka mag online eh. Marunong ka mahilig ka mag-internet, so regalo ko na yung iPad para sa'yo. Tahimik man at may pagkamahiyain, dama ko ang saya sa puso ni Sam dahil bukod sa sigurado ng pagpapagumot niya buwan-buwan, may pagpapatuloy na rin niya ang kanyang pag-aaral na walang iintindihin si Nanay. O, sagot ko na yung graduation pin. Yeah! Ko na yung magiging scholarship mo pag graduate mo ng high school, buong college mo. Hanggang nandito po yung programang Dear SB, nandito ko. Ako na po ang sasagot yung opisina ko na po. Pero bago magtapos itong programa, para talagang maligayang-maligayan na ang buong pamilya, meron akong konting pabaon para sa inyong pamilya. Ito po ang papabaon ko sa inyo, ha. Para alam mo rin, Nay, bubulo ko na rin sa'yo yung konting pabaon ko para sa'yo. Yeah! Ano, kulang pa ba na? O gusto mo pa? Masaya na si Nanay. Dito ko lalong nadama ang pusong mapagpasalamat ni Nanay Matet.
Lalo na't sa mahabang panahon, mag-isa lang niyang tiniis ang lahat ng hirap at sakripisyo, madugtungan lang ang buhay ng kanyang anak. Naku, hindi ko po siya makakalimutan habang nabubuhay po ako. Pagkakalat ko po, nanatulustuwa ko, hindi ko na alam po ano sasabihin ko. Masaya po ang Pasko namin. Malaking tulong po ito para sa akin at sa pag-aaral ko po para hindi na po mahirapan siya at hindi na po mamblema. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Gamitin mo ito sa pag-aaral mo at itong negosyo, ingatan nyo, sana mapalago ninyo para mas makaipon kayo at makapundar kayo para sa inyong pamilya. So mag-aral ka na mabuti, Sam, at tulungan mo yung nanay mo dahil dalawa naman kayo sa pamilya. At sana magkaroon na ng isa pang Sam na magiging successful mula dito sa amin, dito sa Sampaloc. Yay! Sa kabila ng mga luhang pumatak, bakas na bakas sa mukha ni Nanay Matet at samang labis na kaligayahan. Kaya naman nilubos ko ng pagkakataong ito. Ah, buksan mo na, Sam. Oh, sige. Oh, tignan natin. Testing mo yung TikTok. TikTok tayo. Ito yung unang TikTok dance namin sa iPad ni Sam para i-promote yung Sam's food cart business niya. Hey! Sam Shomai! Sa buhay, minsan talagang kinakailangan nating daanan ang pinakamadidilim na bahagi para mas mapahalagahan natin ang ginhawang dulot ng liwanag. Kaya sa mga panahong halos walang katapusan ang mga pagsubok at paghihirap at tila pinagsakluban na tayo ng langit at lupa, huwag sana tayong mawalan ng pag-asa dahil laging nakikinig ang may kapal. Nasa hindi inaasahang pagkakataon, naghahatid ng mga taong nagsisilbing instrumento para ipaabot sa atin ang mga pagpapala at kalinga. Ito po yung unang regalo na ibibigay ng programang Dear SB para sa inyo, Sam and Nanay. Magibagong business package para sa inyo. Isang food cart business para madagdagan po ng mga kinikita ninyo pang araw-araw para matulungan nyo po yung pagpapagamot ni Sam. Gusto ko pong irigalo kay Sam yung full scholarship mula po sa Batang Sampaloc Foundation. Sasagot sa isang pangangailangan pilit mong sinusubukang matustusan, gaano man kahirap. Para hindi mo na rin isipin yung buwan-buwan na pagpapagamot, eh, sisikapin ko hanggang nandito ako na ako po'y magpapagamot kay Sam. Hindi man palaging patas ang mundo, para sa inang kagaya ni Nanay Matet, bawat ikot nito ay mahalaga. Bawat oras na kapiling niya ang anak na si Sam, bawat minuto at hininga, walang dapat ipagsawalang bahala. Palagi kapag merong sakuna, kahit di ka sinasabihan, palagi nauuna. At dahil sa pagmamahal na tulad nito, ang mundo natin ay nagiging mas makulay at mas may saysay. DSB, maraming salamat. Ikaw pagas. Ilan lang ang kwento ni Sam sa daang-daang mga batang Sampaloc na tunay na nangangailangan ng kalinga, pagmamahal at kaunting pag-alalay. Para maihatid sa tamang landas patungo sa tagumpay. At balang araw ay gumawa ng sarili nilang pangalan at magtagumpay sa anumang mapili nilang larangan. At gaya ko na nagmula rin sa wala, ay taas noong makaharap sa mundo at may pagmalaking ako ay isang tunay na batang Sampaloc. Mga sungay, punta rin dito. Muli, ako po si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Thank you.
Nandito po tayo sa Cotolengo, Filipino. Isa po ito sa mga orphanage na mga kabataang may special needs or may mga kapansanan po. Dahil special po ang episode natin ngayon, may special po akong bisita ngayong araw. Ako sobrang masaya ako na makita kayo ulit. Makikilala natin ang magkapatid na si Jansen at si Yael at ang binatang si Rolly. Dati silang may mga problema sa cleft na dahil sa programang ito, nabigyan natin sila ng bagong ngiti sa kanilang mga mukha. Wala na ko ibang hiling kundi mapaligaya kayong lahat.